Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sita yung mga bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayong kayo at ipamagal ninyo na malapit na ang paghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga pitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayan, magbigay naman kayo ng walang bayan. Mga magulang, mga prayer partner, ito po ay napakaganda. Sa ating ilang pirasong nanonood sa YouTube, ang aking avid fan dyan sa lugar ng Finland na nagpalipad ngayon ng $2. Shout out sa avid friend of Finland. Ito ang aking kaibigan around the world na walang kasawa-sawa nagpapalipad ng $2 every live streaming. Andiyan pa yung ating ibang kasamang preacher at so dadali din yan sa habang panahon. But mas mahalaga nandiyan kayo ngayon, nandito tayo ngayon sa pagdal sa atin ng Panginoon, wherever two or three gather in my name, God is with us. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sobra pa sa €2 ang ibibigay ni Anshadari. Amen? So, sa hapong ito, salamat po sa ating magagandang boses ng ating choir. Sa choir ng band, okay? Nararamdaman natin yung presence ng Lord. Amen ba? At naisip ko nga kahapon, sa pamamagitan ng worship, dito po ako pinalaya at maintained process by the evil. Ito yung in-advise sa akin ng aming head noon. Nung ako ay ma-process, nung ako ay mag-pray over noon without preparation. Sobrang yabang ko, sobrang pride ko noon. Akala ko dahil preacher ako, I can do everything. But when I pray over, gumaling na yung aking pray over. Pero remiss pa ako. Almost 1 week na hindi ako makatulog at pag ako'y sumasakay sa sasakyan ng jeep, papuntang Diocesan, may gumugulong tumalong ka na dyan. Napakabigat, no? At alam nyo, natatakot na akong magtingin sa salamin. Para bang nararamdaman ko may makikita akong iba sa aking mukha. Because there is something within my life. May gusto ang sumapit, may gusto ang umakaw ng aking paglilingkod. At along the way, ito po yung palagi kong iniintinding salita ng Panginoon. That God give us the authority. God give us the power. Amen. To possess everything through the name of Jesus. And I really concluded it na kung totoo ang demonyo, mas totoo si Yahweh Al-Shaddai. Kung totoo may problema ka, totoo may El Shaddai. Amen? Sa hapon ito, mga kapatid, kung atin pong pinakinggan at sinundan po natin ang ating gospel, ang main context nito ay pagsuko ng ating Panginoon Jesus sa kanyang 12 disciples, mga kapatid. At ang concern ni Jesus Christ ay ang bayan Israel, sapagkat may mga tao doon, may mga Israelita na napapabayaan ng mga kapatid. Dito, pinakita yung tinatawag na compassion. Yung habag ng Panginoon, yung unang nagdamdamin ng ating Panginoon Jesus na kung saan siya ay nahabag sa mga taong na papaluwara ang buhay. And that's why everyone of us is concerned for that. Tinawag
hindi para lamang ayusin ang buhay mo, kundi maging bahagi ka rin ng pag-ayos ng buhay ng iba. And we can never na baguhin hindi natin maisaayos patungo sa gusto ng Diyos. Amen ba? At isa itong napakagandang bagay na palagi natin na-realize, hindi tayo nandito for only for a blessings. We are here not only for blessing, but we are here to become a blessing for other people. Nandito tayo hindi lamang para pagpalain, kundi maging pagpapala, lalo-lalo na because hindi ka kailanman magiging masaya kapag may mga mahal tayo sa buhay na pinaglalampaso ng demonyo. Amen ba? Hindi ka magiging masaya kapag may mga loved ones tayo, mga mahal tayo sa buhay, na dayang-daya ng kalaban. Pero ikaw, napakapalad mo sapagkat napakulagos ka, kaya ka, nakabitaw ka sa panghahatak ng kalaban patungo sa madilim na buhay. At ikaw ang naging bunga, ikaw yung naging salit ng evangelization ng kapangyarihan ng Diyos. Na nakita mo yung tunay na liwanag patungo sa buhay na kasisiyan. Yung last nating sharing na tinawag ni Sister Rosa kanina, kahit hindi siya magsalita, alam ko ng damdamin nun. Siguro pinagpalad siya. Nakikinig ba kayo? Hindi man lahat material na bagay, mga kapatid. Nandoon sa atin naman sa prayer ko kanina, Lord, teach us to learn to know. Turuan mo kaming makita, kumilala sa tunay na biyaya. Sapagkat kapag natukoy mo yung tunay na biyaya, mga kapatid, dito natin masasabi na wala ka nang hanap-hanapin pa. Kanina, maaga pupunta dito, nandito na rin Sister Emily, maagang maaga ako sapagkat ang ulan minsan mabilis, minsan di mo alam. Pangalawa, traffic ang hirap. So, 11, mga before 12, nandito na ako. Kumain din ako niyan sa lugawan, kaya pwede ko na nang hangyan. Masarap ang lugawan. Next ko lang. Alam niyo mga kapatid ko sa paligid, ibig kong sabihin, ibinibigyan natin yung the best sa paglilipad. Amen ba? Ibinibigyan natin yung oras natin para sa kanya. Nung kami pumunta dito, may pumasok na isang babae, hindi ito marites. And bilang isang preacher, I am very observant. Babaeng hindi naman siya mukhang kawawa. Maganda naman yung kanyang pananalip. At makikita mo, descended yung kanyang dalawal. Yung nga lang ang problema ay manungkol siya kasi ang kanyang ato ay wala ng pagdatas. Yung kanya daw kasi anak ay, hindi ito marites ah, yung kanyang anak na anakan na wala ng pagkulo. Dito mga kapatid, dito sinusukat talaga mismo yung ating sarili. Sa ipa-realize, na ikonek agad sa ating gospel. Sometimes sa ating mga habak, sa ating awa, sabi ni Sister Emily, mag-input ka sa Diyos para mapunuan ang aking kamangailan. Sinabi ko din sa kanya, pwede ka magbigyan ganyan sa parish. Magbigyan ka ng 100, and for the first time, for the next time, what about the following days? Dito ba ang tira? At minsan, yung mga tao, hindi ka na nabibigyan, kusin ka pa, uhusgahan ka pa, i-insultuhin ka pa. Nakukuha niyo? Pero hindi natin sila pwedeng maigal sapagkat siguro sa kaulangan talaga ng kakayanan na may survive yung buhay nila. That's why ganun yung nangyari sa buhay nila. Amen ba? Kaya nga napakapalad natin sapagkat sa atin na ni Sister Emily kanina, pare-parehas naman tayo may panangilan. Totoo naman, di ba? Lahat tayo may mga needs, mga kapatid. And yet, bakit tayo may mga kaulangan? Sa aming mga preachers, ang lalakas lang mag-share ng pagbutihan. Sometimes, as we go along the way sa pag-preach namin, di mo alam, may mga problema personal, may mga problema sa pamilya. Pagaling kami ng pagaling ng mga may sakit, minsan kami may nararamdaman din. Nakikinig ba kayo? But here we are because God has a purpose.
At doon sa purpose ng Diyos, yun ang way out natin para tayo ipagbalain. Yung purpose ng Diyos, yung turo ng Diyos, yung direction ng Diyos ay magiging dahilan para makamit natin yung gusto niyang maganap sa buhay natin. Sapagkat sabi ko nga lagi, kung may maganda ang plano sa buhay mo, mas napakaganda ang plano ng gawin sa buhay mo. Amen ba? At ano yung gusto ng ituro ng Diyos sa atin ng ating Panginoong Hesus sa hapong ito, mga kapatid? Bilang mga lingkod niyang pinili, bilang lingkod niyang mga pinagkatiwalaan, mga lingkod na tumalima sa panawagan ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Siguro ang iba sa inyo dyan, kung nandito dahil noong unang panahon, nakaladkad lang sa atin, kapatid. Pero nung nakaladkad ka, alam daw inakita mo yung goodness of God. Meron siguro dyan sa iba sa atin, may karamdaman na hindi na kaya ng doktor. May mga hindi nakakatulog, mga kapatid, may mga problema, may mga nervous, may mga anxiety. At yun ang naging dahilan na hindi na natin mahanap yung solusyon sa mundong ito. It is only God alone can determine na yung lahat ng kailangan mo ay kaya-kaya ni Yahweh siya. Pwede kayo pumalakot yan. Anong dapat nating pagsulitan? Hindi lamang umiyak sa paghingi sa Diyos. Sapagkat sabi ko nga lagi, hindi mahirap pausapin ang Diyos. Hindi siya mahirap pakiusapan. Hindi siya mahirap hingian. Ang totoo, nakalaan na ang biyayang nararapat para sa inyo. Sa bawat kailangan namin nakaabang na ang mga biyayang para sa ating mga kapatid ko sa Diyos. But ano ang dapat natin maipakita sa Kanya? Bakit siya nahabag? At ano ang gusto niyang i-infer sa atin bilang mga Christians? Una, we have to develop a heart of compassion. Sabihin niyo, develop a heart of compassion. Kailangan na-develop yung puso nating mahabagin. Hindi puso mapanghusga. Hindi puso mapagmata. Alam nyo, by nature, ang minin po natin sa hindi, nung hindi tayo nakilipod ng Diyos, marami sa puso natin. Marami tayong hindi sa ating isip. By nature, mga makasarili tayo. Wala tayong pakialam sa iba. Basta yung gusto lang natin, yung gusto natin. And you know what? Ang tunay na basis ng isang pagbihin ay kahit pa paano maging kagaya ni Kristo, hindi maging kagaya ng kalaban ni Kristo. Kapag tayo ay lumalayo sa basis ng ihenyo ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo lumalakad sa will ng Lord. Makikita natin that we are the sons and daughters of Christ kapag tayo ay may ganoong damdamin na kagaya ni Kristo. We must be compassionate. We must be compassionate, mga kapatid. And being compassionate, hindi matutupad kayo sa dami ng pera. Hindi mo masasabi na wala kang habag dahil hindi ka nagko-contribution niya diyon. May mga taong nakapagbibigay, pero may pag-inong sulto. Amen. And being compassionate will measure not only in material things. Our concern to other people, our concern to our neighbor, at kaya nga hindi tayo nakokontento na tayo lang ang nakakaranas ng kabutihan niya. Huwag kang magiging komportable na ikaw lang yung anak ni Jesus. Kaya kailangan may maipresent ka sa Lord na sa tagal ng paglilingkod natin, meron tayo may idadala sa Kanyang dambana. May idadala tayo sa Kanyang harapan. But God will reward us. Kapag tayo ay nagtatrabaho ng Panginoon, kapag tayo ay nagagamit bilang Kanyang extension, we are partaker of God's ministry. Tayo ang kabahagi ng ministry ng Panginoon. Yung pag-akay sa gawa, hindi manggagaling sa labas, manggagaling mismo sa ating lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos.
Amen ba? So we have to develop a heart of compassion. We have to seek ourselves, mga kapatid. Kailangan i-search namin ang ating sarili. Ganun na ba ako, Lord? Ako ba'y mahabagin? Ako ba'y may pakialam? Kahit wala sa prayer meeting, tunay mo ba akong lingkod? May damdamin ba akong hindi makasarili? May ginagawa ba akong para sa ministry mo? Kung napakinggan kong kabutihan, o kung dito na akong pinagpalang at bahala sila dyan. Nakukuha niyo? Napakahalaga mga kapatid, we have to develop a heart of compassion, mga kapatid. And the greatest thing that we've ever done to us, mga kapatid, ay maging channel ng pagpapala ng Diyos. Alam niyo, tinawag ako ng Panginoon, hindi naman talaga attender. The very first time na pinawagin ng Diyos, mayroon ng responsibilidad sa balikat ko. Kaya sa kabutihan ng Diyos, hindi ko naman yung pinagmamalaki. Inawag ako ng Diyos bilang mga friend clearer na talaga, mga tagapangunan na ng gawain. At nakita ko, akala ko sa gawain o bilang lahat. Pero behind the stage, behind the stage, may mga kamulukan pa rin. Sabi ko, akala ko, pag nasa isa nasa langit ka, nandito rin pala ang mga demonyo. You know why? Yung mga Kristiyano hindi nasasakot ng presence ng Lord. Kaya ang ibang meaning ng heaven, heaven is not a place, it is a circumstances. Kahit daw nasa gawain ka kapag ang pagkatao natin ay hindi gagay ni Kristo, parang tayo nasa impyerno. Pero kahit nasa masalimuot ang buhay, nasa magunatay ang pangyayari, may karamdaman, kabigatan, kaguluhan. If we have a heart like Jesus, hindi ka bumibitin, hindi ka natitinig, sapagkat yan ang kulay ng Diyos sa buhay mo. Yan ang panawagan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Are listening? Nakikinig ba kayo? Amen. So mga kapatid ko sa Panginoon, pag sumikapan natin yan, pag nakita ng Diyos na tayo nagsusumikap na maging kagayon, God will smile. Ngingiti ang Diyos sa inyong mga magulang na may mga anak. Pag may magagandang ginagawa sa inyo ang inyong mga anak, napapangiti ang mga magulang. Kapag napapangiti ang magulang, sumasya at gumagaan ang buhay ng anak. Kaya nga sa Bible nandoon din, huwag mong saktan ang inyong magulang sapagkat may kasamang sumpaw. Bibigat ang buhay mo, hindi ka makakaahon sa kahirapan, hindi ka makakaahon sa problema sapagkat mayroong barrier, mayroong sagabal. In the same with God, if we do goodness to God, mga kapatid, hindi siya bigit, hindi siya gulak, sabi ng Isaiah 29, hindi ako bigit, hindi ako mahina, para yung inang pakinggan ang galangin mo. Subalit ang kasalanan niyo ang siya nagiging lang. Kaya pakispel sa paglilingkod natin, to be gracious. We cannot say that we are good enough kapag tayo ay marami ng pera, hindi yun. We are not blessed of the material things. We are blessed if we are like Christ to become a channel of other people. And you know what? Sabi ng brother, kapag naging kagaya ka ni Kristo, kahit hindi ka sumigaw, susundan ka niya. Amen! Tayo na ba, nakakaroon ng persecution ng ating pamilya. May mga error tayo, preacher ka pa naman, pinagbali mo. Huwag na worker, ako na lang. Nag-aakin ka ng gawain, yan ang ugali mo. Alam nyo, ganun, mabigat yung ganun condemnation, di ba? Napakabigat yung ganun judgment. Sapagkat ulam yung ating karunungan. Doon sa amin, alam niyo, may babaeng sobrang dedicated sa paglilingkod. Sobrang devoted sa paglilingkod. Ayon sa kanyang sharing, talagang nagtrapasti siya. She tried her best na maging model sa kanyang asawa. And along the way, mga 1 year or 2 years, naakal niya yung kanyang asawa. Alam niyo, sobrang tuwa ng babae niya. Every time na may gawain, sinisir niya yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang asawa. Alas dos pa ng hapon, andiyan na, alas ay nagawain, bit-bit na yung mga bangko, sobrang sipag. Kasi inabot ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sister wife. Alam niyo, nag-away sila isang araw. Sabi ng kanyang asawa, bakit ganyan ang ugali mo?
Nag-aatin ka pa naman ng kawain, ganyan ang ugali mo. Sabi ng lalaki, baka naman ba? Yung na lang akong mag-atin habang panahon. Ganun ka ba makaba? Tumaliw na ako sa Diyos, hindi lang dahil gusto kong maging good sa Kanya. Because I want to have a good life, kasi yan ang prayer mo. Pero kung ikaw din yung mag-jugged sa akin, aalis na lang ako sa Diyos. Alam mo yung lalaki, simula nang magali siya, nakatay na lang siya, hindi siya nabalik. Kaya tayo, meron tayong responsibility, hindi condemnation, bagkos compassionate heart. Hindi uhusga, hindi pagkwenta ng ating kabutihan, kundi habag na kagaya ni Kristo. Habag na magiging kagaya niya na kahit may mali, itsapera mo na lang yan, because after all, God will only judge for us. Wala kang authority na magpalagay. Wala tayong karapatan na awayin siya, na sirain siya. Sa pagtayo ay mahal ng Diyos, na nakagawa tayo ng mabuti sa Kanya. Wala nga hanggang sa biyaya ng mahalan siya. Sabihin mo siyang patalik kapatid. Okay ka na. And the second, mga kapatid, not only to develop our compassionate heart, but to step into your authority. Kailangan lumakad tayo sa ating authority. Sabihin mo siyang patalik kapatid, alam ba, may kapangyarihan ka. Every human being has many potentials. Every individual has the power. Nilikha tayo ng Diyos, kaya nga ang mundo nag-evolve, nagkaroon ng technology, sapagkat yung utak ng tao ay binigyan ng Diyos. Maraming na imbento sa talino ng tao na bigay ng Diyos. And we have many potentials, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga na-invento ngayon, ang dami-dami na, sapagkat sobrang karunungan ang binigay ng Diyos. Kaya nga ngayon, yung mga karunungan ng tao ginagawa ng iba sa kalokohan. May mga tao hindi nila alam, nabudol pala siya sapagkat may power of hypnotism. Yung kanyang paningin, yung kanyang mata, may kapangyarihan, may control ng inyong mukha. May mga tao na hindi ka makapag-hindi kapag ikaw ay mamumunta. Sabi ni isang sister sa akin, brother, I want to balag, aawit ko yun ang asawa ko. Kasi nagtitinda ako ng fruit juice noon. Tawa nga ng asawa ko noon. Pag kumatok na ako sa tindahan nila, bigalan na akong fruit juice noon. Kahit marami pa, bibili sila. Joke lang yan. Siguro, naawa din sa akin, hindi ka nagpawar yung aking fruit juice. Tapos narinig ko, nagpawa yung mga asawa. Ang dami! Hindi mo ba nakikita kawawa ng kay brother? Pabibili din yan. Pabibili naawa pa naman ko kapatid. Tayo, may mga kakayahan tayo, may mga kakayahan paawa, may mga tao na sobrang paawa, hindi naman kaawa-awa. Nagkikinig ba kayo? May mga potential, pero yung tao, yung mga kapatid ko, ginagamit nila sa kalokohan. Kaya nakita niyo, mga maraming tao magaling mag-invigy. May mga tao maraming naakay because ginagawa nila unto the best of their lives. And we have to unlock all this potential. Tayo lahat may kakayahan sapagkat walang kapangyarihan ng Diyos the moment na tinanggap mo sa Jesus. Kaya nga, lagi tayong tinuturuan ni brother, sabihin mo, mayaman ka because there is power in the world. Sabihin mo siya yung katabi kapatid. Mukha kang mayaman. Anong sagawa? Diba? Alam ka natin ang Panginoon. Sapagkat sayang mong magiging anak na Al-Shaddai. Sometimes we are not in the reality, we are in the reality of evil. Sapagkat ang totoo, anak ka ng Diyos. You possess everything. When you are sons and daughters of Christ, you possess everything. Because whatever you need, it's just prayer away coming from God. Ano man ang kailangan mo, ano man ang problema mo, ang layo mo ay panalangin lang para abutin siya. Kaya sa mga dulo ng ating kakayahan, pinakasabi, in Jesus'
speaker. Pero kailangan may kasamang pagtitiwala. We must be firm enough na ang sinabi mong in Jesus na kay galing sa man. Kung binting pa mo pa ng naglilingkod, dapat kung binsilo pa ng naglilingkod ka ng worship. Pang ilang anniversary na ito? 27. Kahit nga 1 year na kailangan kung binsilo pa man ng naglilingkod ka. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin kung binsilo, may power ka na galing sa Diyos, kawawa naman tayo. Because God gave us the power, kaya nakikita niya, marami ka nang nalampasan, marami ka nang napagpagnumpay, hindi dahil magaling ka, kundi dahil may lakas ka na galing sa tao. Kailangan humagpuntay sa kapanggalingan ng Diyos. We must be positive enough because everything will happen according to your faith. Ako, inaamin ko mahina yung faith ko, mga kapatid. Pero, nireward ni Yahweh. Nung kasasaba niya ay siya rin noon, mga 2000 or 19s pa ganun, talagang grabe yung kauhawan na. Dumating talaga yung sitwasyon na nakikinig ako ng mga faith noon, mga record nila, Brother Medi. Eh, tungtuwa nga ako, makita ko si Brother Medi, alam Brother Medi, sabi ko sa kanya noon, faith ka lang nakikita. Pero sobrang makinig ko na noon. Kay Brother Medi, kahit abot-abot lang yung signal sa Beacon, hinihintay namin noon. Kasi yung DWSI na yan, nakakabot sa Beacon, kanya alam mo, start ka ng 6 o'clock niya dahil din. So, binabantay namin yun. Nasa taas kami ng mamay ko, kapatid ko. Alam niyo, nakikinig kami. Sasabihin ni Brother Mike, magsulat na kayo, mag-drawing na kayo ng gusto niyo. Aba, hanap kami ng papel ng kapatid ko. Eh, ako parang pang-classroom lang ako. Parang personality, parang pamayang bahala na. Naamin ko rin. Sabi ng kapatid ko, drawing ng drawing. Alam ko, hindi ng drawing ng kapatid ko. Pero plano at mga pera. Sabi ng nanay ko, ikaw ano dinodrawing mo? Wala nga akong maisip eh. Mag-drawing ka na lang ng speaker sa kamay sa kanagtay ko sa unan para preacher ka. 15th anniversary, I remember. Pagpunta mo ng luneta, ayan. Ang dami ng panyo, di ba helicopter ka? Alam, dami na nangyari talaga. Yung kapatid ko ngayon, papunta na ng Canada, galing sila ng Dubai ng mag-asawa. Yung mga pamangkin ko, pitong mayaman ng dating kasi ang papa niya may pera eh. Nangyari yung plan ng Diyos. At ito ako sa inyong harapan. And truly that God is a miracle. Sa akin ni Brother Mike, miracles are forever. Sabihin mo siyang katalig kapatid, miracles are forever. Amen ba? Kapag tayo ay minakas ng Diyos, mayroon tayong kapangyarihan, everything will happen according to His will. Huwag mong hanapin yung wala sapagkat kung may maganda na ang plano ng Diyos. Huwag mong hanapin yung wala sa iyo sapagkat sa isa rin ang bahala niya. As long as tinutukoy mo yung gusto niya, mga kapatid. Kaya nga sabi ng kapatid kong teacher, ang tatay kung di sana na-depress mo, nakita niya ang pagbalik ni Yahweh ang siya. Nakarap-over kami kahit paano, nawala naman yung parents ko, dalawa sila. Iskipong narin ka niya kahit paano. Pagkat nagtutulungan, we are bind by the love of God. Pero kung nawalan namin ang natake namin na magtulungan at walang isya lahat, siguro kagaya din kami ang buhay naman. Pero nung mawala ang parents namin, mas lalo kami namin connected to it with everyone. At alam mo, hindi yung magagawa wala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Ito yung napakabuti ng Panginoon sa buhay natin sapagkat yung mga bagay niyan ay hindi magagawa ng tao. Yung mga tao may mayaman, umaasin, so lalong nagkakaguloy yung pamilya kasi nag-away-away sa pera. Nakukuha niya. Pero yung mga mayroon hindi nag-aawal kasi walang pag-aawayan. Kung nag-aaway ng ibang bagay, we have number 3 to depend on God. Ito yung napaka-basic natin yung napapakinggan natin. Yung word na depend on God ay napakalalim ng konteksto niya. Napakalalim ng kaulugan niya. Nababawasan yung worry natin. Kapag hindi ka na masyadong epektado sa problema, you prove to God that you rely on His power.
Pero kung pag may problem, hindi mo na alam ang gagawin mo, you are not depending on God. Maniwala ko kayo. You are depending on yourselves. Nakapuha niyo? Kapag tayo ay nagkakaproblema sa mga kailangan natin, habang buhay ka nalang magproblema, pero ganun at ganun pa rin, mahaban ng isang linggo, wala kang problema, hanggang doon lang ang buhay mo. But sometimes, kailangan patunayan natin, Lord, bahala ka na. You have to put everything in the hands of God. Sapagkat kahit hindi mo nasolusyonan ang problema mo, takot ka ng magdamag na umaga, hinumaga ka pa rin. Nakuha niya. Natakot ka na mag-umaga, wala na yung solution, pero at least umisip ka. Pero anong daw yung nakita mo nalang sa sarili mo, ang dami na pa ng problema ng inaanan, hindi ko alam. Na hindi naman nasolusyon ang katakot mo sa buhay. At kaya sa sakit na maging kanilang kaba, pag may problema pala, kung may tatawagan ng Diyos. Dapat natin makita yun ng mga kapatid ko sa Panginoon. I-practice natin that every time, lagi po autopilot na yun sa isip natin. Ah, pag may problema si Lord bahala, then of course, gagalaw tayo. Of course, tatalima tayo. Of course, mag-respond tayo. Pero huwag mong idamay ang sarili mo sa pagkat you cannot do it with your own. Kasi, kung hindi ka nagtiwala sa Diyos, wala ka nang sa upan mo. Pero dahil nagtiwala ka, kaya naganda. Sapagkat napakaraming bagay yung hindi mo kaya. Yung mga alagad, ito yung tinuturo ng Panginoon sa kanya, yung mga alagad, kasi huwag kayong magproblema. Sasamahan ko kayo ng kapangyarihan, hindi magpuprovide sa inyo. Maglipod kayo ng walang bayad, sapagkat binigay ko ito sa inyong walang bayad. Jesus wants to rely on the things, although as reality in this world, kailangan natin. Pero ang napakita ng ating Panginoon, kung meron man tayong priority, yung divine intervention of Jesus. Nakikita nyo, hindi sa pagdadal sa ating mga magagawag sa gawain. Maraming gawain ang mga politikal, hindi naman kayayan. Kung sino nga yung mga sila pero iiwas at pagiging coordinator. Ako paano? Hindi naman lahat. Maraming gawain, hindi naman talaga yung mga big time kung mga tao ang nag-move. But as you can see, makikita niyo kung paano pinatalaga ng Diyos ang kanyang gawain. At alam ang tanongin yung mga coordinator na yan. Ilang taong ka ng coordinator? Simula pa brand ng simula, talaga na yung coordinator. Pero tanongin niya kung may pera, wala namang pera yan. Nakukuha niya. Sa buhay natin, God will provide sapagkat hindi natin alam minsan nakikita. May pinang-count sa mga bagay na pwede ibigay ng Diyos. Amen ba? Because the more we hold everything sa ating kamay, mga kapatid, lalo tayo nahihirapan. Depend on God. Sapagkat hindi ka tutulog ng maayos if you put everything into your hands. Sayang ang mga email natin kung paglabas natin sa gawa ito, tatawa ng tanongin mo mo, kasi ba isa ka naman? Kasi binanggin, wala namang kita niya sasabihin ng pwede eh. Kasi makakita lang niya na walang pera sa pitaka niya. Takot na niya. Sabi mo sa Facebook, may problema na lang yung mata niya. Sabi niya, bakit? Hindi niya na nakikita yung pera sa pitaka niya. Yan pala, wala namang walang pera. Ang sinisi niya pa yung kanyang mata. Kaya napakaganda ng vision ni brother. Alam niyo yung vision. Ang vision to see everything beyond our comprehension. Si brother niya, ang vision niya, lampas doon sa kanyang kakayahan. Hindi man makita ng kanyang mata, makikita niya na ang gawain ito'y maraming pagpapalain. At makita niyo si brother niya around the world sa pamamagitan ng kanyang vision. Ibang pananaw, ikaw at ako'y pinagpapalaw ng siyudad. Kailangan nakikita natin ang gagawin ng Diyos. Sapagkat kung puro negatibo yung utak natin, whatever you think, that's our prayer. Kung anong mga negatibo sumisisik sa iniisip, panalangin mo yun. Because there is power in our mind. Kaya tinutubaan tayo sa akin ng isang kita.
Kung mamamatay niya tayo, darating na lang yan. Pero huwag niyong anginin. Sa pagkakit hindi mo yun ang kinidarating yan. Pero ang maganda, we must always be positive. Lalo yung lumaban sa hamon ng buhay. Amen ba? Ako, marami na akong beses hinihingan ng asawa ko kasi pagbalik-balik yung sakit ko. Isang beses, habang pinupunasan ako ng asawa ko ng Lord, kung gagamitin mo ko yung asawa ko, dagdagan ko ng buhay. Nakalipas siya ng 2005 yung sinabi niya. 2023 na ngayon. Hindi ganyan ba kayo? Sapagkat hindi natin patulalim ng buhay. We have to depend on God. We have to overcome fear. Kailangan malumpasan natin yung takot. In Matthew 10:20, sister Tatlon, that his disciple would face persecution and opposition. Sa ating paglilingkod, palaging may opposition. Unang-una sa ating bahay. Amen ba? Sarap-sarap ng sagawa, yung pag-uwi mo sa bahay, at yun yung mga... Ewan ko ba? Amen ba? Kaya yan ang mission natin. The mission area ng buhay natin, unang-una yung ating tahanan. Sila ang unang ipigili natin. Huwag kang tumito. Yan laging mesip natin. Na sa bawat pagpupuri mo, ay lalo kang positibo. Amen ba? Sapagkat maraming tayong malaban. Sapagkat nagre-react ng demonyo, mga kapatid. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ayaw niya na magiging magandang buhay. Ang gusto ng demonyo sa kain ka. Kaya tingnan niyo, yung maraming taon ng ating pagpapakabuti, isang araw lang pwede mong wasakin. Amen ba? Life is so fragile without God. Napakadelikado ng buhay na wala ang Diyos. We are prone to be broken, mga kapatid. Ang dali nating mawasak. Because this life is full of surprises sa buhay natin. Ang saya-saya mo ngayon, din suddenly may mga dumarating ng problema. May mga surprises. Pero we must do everything in the hands of God. Nung ako'y ma-accidente, alam niyo, nagkaroon ako ng trauma. Sasakay ako sa buto ng panalangin ko, Lord, pagpalain mo ang kasalubong ng kasunod, ang side, ang hipapawid, ang lupa, lahat, yung pagpalain mo. Wala pong isang linggo na bang ganda naman yung likod ko. Sabi ko, Lord, kasama yung likod ko sa panalangin ko eh. Dahil akong ginugulong. Kasi nung makabangga ako, sabi ko, Lord, wala ako sa prayer. Ayan pa na lang ko, pagpalain ang aking kasalubong, ang aking kasunod, ang aking kasabay, ang nasa taas, ang nasa baba. Bless me, Father God. Wala pang isang linggo na abundol ako ng mga nakabisiklet. Alam niyo, ang daling magdunda natin, di ba? Lord, I am prayerful. Gusto laging sirain ng Diyablo ang pananampalataya. Tinigilan pa yung prayer niyo. Ah, basta mamumutor pa rin ako sapagat ibibigay ko ang buhay ko sa inyong mabubig na mga. Sapagat hindi ka makakalita sa mundo dito habang nabubuhay ka. There is no safe place in this world, only in the capableness of God. Ng paalala to overcome those fears sapagkat yung takot, mga kapatid, ay siyang umahad ng sa blessings ng Lord. Amen ba? Yung mga takot natin, simpleng-simpleng basic na mga pangyayari, maraming takot magpapalan ng takot o iyak. Hindi natin i-share yung goodness of God. Alam niyo ba, sa mga hindi nagpapatotoo, napakaganda na nagpapatotoo. Kasi gumagaan ang kakalaya tayo, nag-upost yung aking moral. Because you spread the word of God, natutulungan mo yung ministry ng Panginoon na may palaganap ang kanyang kabutihan. Sabihin mo siyang katabi kapatid, mamaya, may sisira ko sa iyo. Kahit kayo lang dalawa kanya kayo dito, mag-sharing kayo dalawa. Alam nyo, imbis mag-marifis tayo, mag-sharing kayo ng word of God. Ayaw mo po ang iba sa inyo, sinusubukan siguro yun, mas maraming pag-usapan natin sa salita ng Diyos. And God will reward us the wisdom. And be wise in ministry, mga kapatid. Magi tayong matalino sa ministry. Sabi ng Matthew 10:16, Jesus instructed his disciple to be shrewd and assertive. Ito yung lampas nito sa ating gospel. Pero kinuha ko para makita natin ang pagdugtong ng gospel na ito. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10:16, Jesus instructed his disciple to be shrewd and assertive and innocent as doves. Kailangan maging tayong matalino kagaya ng ahas at yung pagmumuhay ng kalapati.
Sabi ni brother na, huwag lang kayong magalo. Huwag din kayong aangan. Pero huwag din tayong aangan. Huwag tayong palinahin. We must be motivated by the palinagay sa isip mo. Pero ng pinakamarunong na tao, yung tao mo na paglaro ng matas. Tingnan yung ma-preacher ni Yahweh El Shaddai. Maraming mga tao na nisaan galing lang sa masukatan, galing lang sa luneta, galing sa pagkakulungan. Bakit hindi yung mga bugado? Hindi matatalim. Itong issues na kung saan kamahinan, doon siya mo. Sabi nga ng isang nabas at mapasis, God wants us because we are not qualified. You are called by God because not only you are qualified, tinawag ka ng Diyos para magiging kang kwalipikado. Tinawag ka ng Diyos hindi dahil kwalipikado ka, kundi tinawag ka niya para magiging kang kwalipikado. Nung tawagin ka ng Diyos, you are qualified. Huwag mong isaksak ang sarili mo sa lumang buhay. Lagi mong ilagay sa isip mo. Nang tayo pinampala dahil na nakainin, talaga namin ang aming kanyang tayo ay tumayo na sa oras na ito. Lagyan natin ang ating pamamay sa tapat ng ating puso. Let us once again talk to God. Tandaan nyo lang yun. Itong pagtitipo natin ay hindi simpleng gathering. Hindi ito naman mga entertainment. Hindi ito para bigyan ng kasiya nila. Nandito pa ang oras. Maglibang. We are here because it is a matter of life and death. Ang paglilingkod ay buhay at kamatayan ng nasa lahat. Because we are here because it is the Supreme God who is calling us. Ang pinakamataas na Diyos ang tumawag sa atin. And you are not because you are not only to believe. Nandito ka hindi para lang maniwala. Hindi para. You are here because God wants us to belong. Nandito mga kapatid. Nandito ka tinawagan ng Diyos hindi lang para magtiwala. Kundi maraming. Magkaroon tayong tinatawag na involvement. Tayo ay kasama sa kanyang ministry. Kasama sa kanyang mga gawain. Ano ka man, sino ka man. Mayaman lang tayo, mahirap man. Kulangan man kung may kalabisan. God wants us to belong, not only to you. Kaya ilagay mo ang iyong sarili. It's time once again na kahit pa paano, may share natin ang kanyang goodness. Yung binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na malampasan ng maraming problema. For almost 10 years, for almost 20 years, ang dami mo nang dinaan ng problema, ang dami nang dinaan ng karakter. Tinaanan ka pa ng pandemya, pero andyan ka pa rin. Because God loves us so much. Pero tinawag ka na Diyos, hindi dahil may kailangan ka, kundi dahil kailangan ka rin yan. Kailangan tayo ng Panginoon to spread His word. At tanungin natin ang ating sarili. What are the things that we belong to God? Unang-una ang pagbigyan natin. Kung hindi ka pa nagsisimula, hindi pa nuli ang lahat. We must be consistent, mga kapatid. Na maging kabahagi ng ministeryong binigay sa iyo ng Diyos. Hindi siya matutuwa kung tayo na ang pinagpapalad. Matutuwa siya sapagkat ang Panginoon na iyong habagi. Ayaw niya na maraming tao hindi nagiging kagaya niyo. Ang gusto niya maraming tao maakay. Sapagkat ayaw niya ng mga tao walang direksyon. Ang gusto niya ng mga tao kagaya natin lahat. Mga tao ang matapos ko yung pagpukinan ng Panginoon. At tayo ang maging responsibilidad para maakay natin sila. Sa bahay ng Panginoon. Oh, hallelujah, praise Jesus. Thank you.
Gawing matatag, matibay sa bawat kami ng buhay.
Panginoon, kung may mga problema man na nararanasan ng aking mga basya, may mga suliranin man, dalangin ko po, aking mabigyan ng patutunan. I-bless mo rin ang aking buhay spiritual. Naniniwala ko kami ay hindi na kami kagaya ng dati sa pagpatuloy mong pinagtitibay at pinalalakas ng aming tanan. Panginoon, dalangin ko namin na matanim sa puso namin sa pinakamalaming na ilagay ng aming buhay ang aming mga salita. Na magiging tool namin, magiging liko namin para manampasan ang bawat spirit ang mga hamon ng buhay. Mga kapatid, magulan, tayo po'y manalangin sabay-sabay. Pakinggan mo ang aking prayer at gawin natin personal na prayer sa ating buhay. Dakilang Yahweh ay siya. Isip mo po namin ang aming buhay sapagkat alam namin wala nang ibang Diyos na pwede namin punahan. Patawarin mo kami sa aming mga kaugudulas, sa aming mga takot at pag-alimlaman na nagiging ganyan na para may pakita namin na wala kami pananampalataya. Pero salamat, Lord, sapagkat sa maraming araw, maraming taon, patuloy kayong nagtatagumpay sa mabibigat na hamon ng aming buhay. Totoo, Yahweh, na ikaw ang aking Diyos na pinagiging ko lang mula ngayon at magpakailan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa maraming naman, manahin sa Diyos.